Cold Night Johnny. Gandang araw sa inyo guys. Ngayong araw na to, isi-share ko lang kung anong parts and function nitong AC drain pump at kung paano rin ang pag-service nito. So tara guys, simulan na natin. So guys, ito kasing AC drain pump na to. Ito yung mga ginagamit sa mga aircon na para sa drain. Kasi may mga installation minsan na mahirap maglagay ng drain. Lalo't kung mahaba masyado ang tubo. So, para iwas ang pagbabara, gumagamit sila ng AC drain pump. So, kagaya ng halimbawa ng malayo yung tubo ng drain, so ginagamitan nila nito. Itong pump na to, itong magsisilbi na magtatapon ng tubig na galing sa aircon. So kung makikita nyo guys, ito ang power niya. At dito babagsak ang hose ng aircon. Ayan, dyan babagsak ang hose ng aircon. At ito naman, itong maliit na butas nito, ito naman ang dito itatapon ng pump palabas ang tubig na galing bumabagsak dito, na galing sa aircon. So meron siyang hose na maliit, sabayan ng pipe, padiretso kung saan na tapo ng tubig. Iwas din siya guys sa moisture. Kasi minsan ang drain na nagmo-moisture din yan pagkasama sa tubo. Pero ito guys, maganda rin siya gamitin pagka yung unit nyo, yung outdoor unit nyo nasa taas ng bubong. So, ang bagsak ng tubig ng aircon dito, tapos yung pipe nyo, napataas na papunta sa bubong na outdoor unit, yung maliit na to, isasabay nyo rin sa pipe pataas, papunta dun sa bubong. Kayang-kaya niyan guys itapon kasi ito may maliit na pump yan sa loob. So, ginagamit to sa mga location na mahirap lagyan ng drain. So, malaking bagay to guys sa para sa mga location na lalo na sa mga office o kaya mga hotel na mga mahirap ang location ng mga drain. Lalo't minsan yung mga installation na mahirapan ka na magbutas, mahirapan ka na maglagay ng tubo ng drain niya. So ito guys, ginagamit to guys para sa mga ganong klase ng ano. At saka mas maganda to dahil nababawasan ng moisture ng tubo. Kasi minsan pag pipe, dahil malamig ang tubig na itinatapon niya, malamig ang tubig na itinatapon ng aircon, minsan na nagkakaroon ng moisture ang pipe. Tapos yun, nagbabasa ang mga tubo. Nagbabasa yung mga insulation. So, pag ganito guys, maganda gamitin to. So, ito guys ngayon, pag binuksan nyo, ayan. So, ito yung bagsakan ng tubig ng galing sa aircon. Ito ngayon ang pump niya. So, ang tubig dyan babagsak, kung makikita nyo, babagsak ang tubig dyan dito sa ito ngayon ng drain niya. So yung drain niya na yan, pagka malapit na yung mapuno, ito naman ang water level switch. So ibig sabihin guys, pag walang laman pa yung aircon nyo, may switch kasi yan dito. Kung makikita nyo yung switch, ayan, kung makikita nyo yung switch, ayun. So itong float switch na to, on and off lang ang ano niyan. Ayan. Maglalaro yan lang ganyan. So ito yung switch yan guys. Ayan, yung micro switch na yan. So ito lang yung magti-trigger ng on and off ng pump. So ito yung pump. So ngayon halimbawa, yung tubig niya umabot na dito. Ito namang water level, aangat yan ng dahan-dahan habang nagkakaroon ng tubig tong
tangke niya. So, aangat yan. Pag umangat yan, may narinig kayo lumagitik, ibig sabihin, nag-contact na yung switch niya. Pag umangat ang water level, so, ibig sabihin na kumontak na yung switch niya, ito naman ang i-on niya, yung pump na yan. So, ito namang pump ngayon, hihigupin niya yung tubig na nandito sa tangke niya. So, siyang ngayon iaano niya, papunta dito, lalabas niya yan dito. So, yan guys, kung makikita niyo, so, ito yun. So, hihigupin ng pump. Ito ngayon, dito niya ngayon tatapon, palabas. Ayan, dito, diretso na yung papalabas. So, ito yung pump niya. Ayan, yan lang ang function ng guys. Ayan. Tapos ito naman, ito yung pump. So, ito yung pump niya guys. Itatapon niya yung tubig dyan, papalabas. So, ito lang mga pyesa niyan guys. Yung float switch. At yung pump. Ayan yung float switch niya na yun. Ayan, yan lang ang function yan guys. Pag tumaas ang tubig, ngayon naman pag tumaas ang tubig, yan, tatapon na ng under na yung pump na yan. So ngayon paubos na yung tubig dito sa tangke, dahan-dahan naman itong bababa, i-off niya yung switch, i-off niya yung pump natin para huminto. So yan ang mga, yan ang function nito guys, itong ano na to. So ang power nito guys, continuous yan na nakadirekta, nakasabay yan sa aircon. So 220 yan, yan ang power niya. So sa aircon 1 and 3 nakadirekta yan na may power steady, kasi para anytime pag na malapit na mapuno tong tanke, mag-on tong float switch para i-on niya yung pump para itapon ng tubig dito. So guys, kung si servisa naman to, minsan kasi nangyayari, pagka halimbawang nagka-problema yung float switch, mangyayari nito mag-overflow. Aawas na yung tubig kung hindi gumana yung pump. Aawas na yung tubig. So yun yung time na yun na si servisa nyo na tong unit. So kung si servisa nyo tong unit guys, ito. Ito kasi yung float switch, kaya nangyayari, hindi na siya makataas, maka-on ng pataas na ganun, kasi sa dami na ng, parang nagje-jello yan eh, yung ano ng aircon na yan eh, yung tubig, parang gel, sa tagal na siyempre, mga dumi niya. Ngayon, itong float switch, parang bumibigat, hindi, kahit mataas ng tubig, hindi niya na kayang paangatin to. So guys, minsan pag sobrang dumi na, hindi na kaya ng float switch iangat kasi parang nagjijelo na yun dito, yung nagjijel. Ayan, kung mapapansin nyo yan, pagka sobrang dumi, nagjijel na yan dito. So bumibigat to, hindi na kaya ng tubig ng paangatin to, ang float switch, kasi mabigat na. So ito guys, lilinisan nyo lang itong... So guys, yan, lilinisan nyo lang to, yung palibot na yan, at saka itong pump, lilinisan nyo rin yung pump na yan. Itong pump, pwede mo mahugot yan guys. Yan. So, hugotin mo lang itong hose nya. Yan. Pwede mo rin hugotin itong pump. Yan, lilinisan mo ito. Kasi minsan dito humihigop siya ng tubig. So, higup siya ng tubig dito, tapos ito naman pump, itatapon niya. So yan, minsan punong-puno ng parang jello yan ng mga dumi. Yan, ito yung pump niya. So ito rin lalo na makapal din ang dumi niya na parang nagjijel. Tapos ito naman guys, ito yung tanke niya, ganun din, pwede natatanggal naman to guys eh. So pwede niya hugasan ng tubig, linisan. So, pagka nalinisan nyo na guys, lahat yan. So, babalik mo lang uli yung ano na yan. Itong sa hose nya. Para sa drain na yung pagtapon. So, ayan.
So pag malinis na lahat guys, ibabalik nyo na. So, yun lang ang function nito guys, itong ano, tsaka paglinis. Ayan. May dalawang tornilyo lang dito yan guys sa likod para mabuksan. So yun lang guys, sana nakapagbigay ako sa inyo ng konting guide kung anong gamit nitong AC drain pump at kung paano pag-service at paglinis nito. So yun lang guys, maraming salamat sa pag-nood nyo. Please like, share. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa akin channel, please subscribe and click notification bell for more info at maging updated ka sa mga bago kong video. So yun guys, ingat kayo palagi sa trabaho nyo. God bless.